Okay, ito na yung guest natin. Palapitin natin sila dito. And let us all welcome our guest for today. Ito, oh. Ako, tatayo ba si baby boy? Gusto niya, katungin ko na lang siya. Yung bata pa yan. Ayaw nga. Ito na nga mga kapamilya, live na live sa MOR 101.9. First time ko silang ma-meet ngayong gabi. Maurice Racal and of course, the super guapong, hello, Manolo. Hello po. Mag-hi muna kayo sa lahat ng mga, pwedeng gamitin yung mic nung isa yan. Pero kung gusto niyo magkatabi, okay lang din. Gusto nila share ng mic. Share na lang ng para mic. Para ma-sweet. Gusto niyo, alam mo magkamukha na kayong dalawa. Paano? I swear. Sabi nila pag magkamukha daw nagkakatuluyan. Ay. Oo, ang ganda-ganda ni Marisa personal. Sobrang ganda. Sobrang talented niyan. At meron siyang single. Mm-hmm. Tama? Yes po. Kailangan magkaroon na kami niya sa MOR, JC. Ano ba 'yan? Please, please, please. Oo, invite mo sila regarding dun sa because this is MOR. Ang una natin pag-usapan, you're single, 'di ba? Yes, you have an album. You have an album. Yes po, yung single ko nasa OPM Fresh na po siya. Available siya nationwide. Ayan. And of course, nandito sila because hindi lang dahil gusto nila magpuyat. Tingnan natin ha, bago sila mag-promote ng kung ano man. Ganyan ka ba bata? Kayong dalawa. Anong may a-advise nyo dun sa caller? Kasi nakikinig kayo pareho kanina. Hindi ko alam yung buong story. Ano ba yung buong story? Yung buong story niya, si Mitch, may nagkaanak siya 2 years pero ago. Pero alam mo, pag ganito kagwapo yung asawa ni Mitch, kahit, go na ako. Kahit bugbugin siya. Ay, sorry. Yung, mali pala yung advice na yun. Yung boyfriend ni Mitch, binubugbog siya, addict, pero hindi niya magawang iwanan. Oo, as in, nahuli niya pa ng bababae, ganyan. Anong may a-advise mo? 18 years old lang siya. Siguro masyado siyang, dapat, siguro masyadong na-inlove agad. So, dapat, she should think it through na. Anong advice nyo dun sa mga kabataan na kaedad ninyo? Ayun, ano ba datang pina-prioritize sa ngayon? Prioritize school. Yun talaga. Nag-aaral ba kayo pareho? Apo. Ikaw, anong year mo na? First year college. At talagang dabas ba to? Teka nga. Anong course natin? Entrep po. Entrep. Pero ano to ah, sa school talaga, hindi homeschool. Apo. Oh, antaray saan? Sa Enderon po. Ah, Enderon! Enderon! Diyos ko naman, kasi dapat Ateneo po. Alam mo kung ba't gumaganon ako? Kasi taas ng tuition fee dyan sa school na yan. Saka English doon siya. Ang swerte na magiging girlfriend ito, mayaman na, gwapo pa ha? Hindi, may scholarship. May scholarship. May scholarship. Yeah. How about you, Maurice? Nag-aaral ka rin ba? Ngayon po, stop ako. Stop ka? Yes. Pero you wanna go back to school? Siyempre. Anong course ang gusto mong kunin? Medtech. Medtech? Yes. Bakit? Why? Para ma-proceed ko yung medicine. Ikaw, they have any advice sa lahat ng mga kasing edad mong kabataan ngayon? About kay Mitch, yung yes, story. Oo. Ano po, maaga po ba siya nabuntis? 17, 16. 16. Para sa akin po, wag siya mag-focus sa sa guy. Mag-focus siya kung paano niya papalakihin yung anak niya. Kasi kung ganun na yung lalaki, ayaw naman niya na mahawa yung anak niya. So, gawin niya lahat para protektahan yung anak niya. Hindi lang yung maging baliw siya about sa guy. Yun ikaw ba, nabaliw ka na ba sa pag-ibig? No. Never pa nagka-boyfriend? Once. Once lang. Ayaw mo na ulitin. Sa bagay, bata pa tsaka maganda, hindi dapat nagmamadali. May posibilidad ba? Single kayo pareho? Single po. May posibilidad ba ma-inlove kayo sa isa't isa? Guys! Grabe naman po. May live sound effects tayo. Kanina sinasabi nyo po na parang too young to for love. Tapos na yun. Ano ba ka too young yung too young? How young ba kayo pareho? 17 lang po. 17 pareho? Oo, bata. For me, na parang muna. Masyadong bata for that part. Well, paano kung mga 27 na kayo? Ganyan. After 10 years, love team pa rin kayo. Ganon. Love team pa rin. Kung sakasakali pa. Ito lang, sige, ang tanong. May chance ba ma-fall ka kay Maurice? Siguro if it's during PBB. Tignan mo siya. Bakit di ka makatingin sa kanya? Ay, wala. Kailangan ba? Ito, May chance ba ma-fall ka sa kanya? Look at her. Ba't namumula ko? Wait lang. Namumula ko! Ay, parang may something. Parang Mark, meron, Marky, no? Parang may something. Wait lang. Ano ulit yung question? So, may chance ba ma-in-love ka kay Maurice? Syempre po, hindi ko iniisip yun ever since na magka-relationship. Parang James Reid na din lustre kayo, friends-friends lang, for life. Ganun daw sila nung nag-guest sila dito. Mas gusto nila to remain friends lang, para di maapektuhan yung work. Mas kasi nga ganun. How about you, Maurice? Look at him. Ang gwapo. Sa akin, mga after a day, in love na ako dyan. Wow. Ikaw. Sorry, Marky. Eh. Alam kong bata pa po. Oo, natita-cha-cha na ako. May chance ba? Ma-in love ka sa kanya?
Hindi ko alam eh. Yung parang yung... Alam ko kasi yung ano. Because we can never tell what's gonna happen, tama? Yung heart kasi, yung parang pabigla-bigla na lang. So, I'll see. Okay, so ayan. Nandito nga sila dahil, bago natin usisain kung may in love ba sila sa isa't isa, ang rason kaya sila nandito is you are gonna promote something, of course. Yes po, showing na po, Stars vs. Me, June 3. Malapit na kasama ko po dito si Kirai Salis, si Mrs. Rita Avila, and also si Miss Janine Desiderio. At siya marami pa pong iba. Anong story nitong movie na to? Stars versus Me. Grabe yung title, ano? Ano po, it's a love story po na about horoscopes po. Dapat lang love story yung Stars versus Me, naging horror. Pwede rin. Okay, so kayo ang love team dito. Opo. So ano yung character mo? Sino ka dito? Ay, ako po si Sonny po. Tsaka heartbroken po. Kaka-break up lang with his girlfriend. Tapos naniniwala rin sa horoscopes. Tapos nakilala ko si Elena. Ikaw ba yung character mo dito, Maris, naniniwala sa horoscopes? Ako po yung devoted na devoted. Pero nung time, before the tragedy, dahil sa horoscope. So, dahil doon, parang ayaw na niya maniwala sa horoscope, kaya nilalabanan na niya yun. Tingnan natin, ano bang horoscope niyong dalawa? Tingnan natin kung match sila. Zodiac sign, you mean? Ako po, Virgo. Ay, pareho tayo! September. Oh, Virgo, the virgin. Virgo, yung mga mahinhin. Mahinhin! Alam mahinhin? Mo, ito yan, sobra yan. Mahinhin ka? Hindi, ang mga Virgo, born leaders yan. Mm. Tapos ang mga Virgo, magaling mag-analyze yan ng mga bagay. They're more on details. Kita mo, even sa PBB house, siya yung nag-a-advise sa mga housemates, tama? Mm-mm. Malay natin, magkaroon din siya ng sarili ng show na ganito, di ba? Soon. Advice. Oh. Advice yung title. Advice ni Ate Maris. Ali Maris te. So, Virgo, ikaw, tignan natin. Alam ko yung mga match sa akin. Libra po. Hindi. Libra. Yan ang pinaka-opposite talaga, Virgo and Libra. Baka naman opposites. Ate. Pero opposite na, mag-jowa. Pero pwedeng friends. Tignan natin what's gonna happen sa inyong dalawa. Pero invite everyone, of course. May gusto ka sabihin, baby? Hindi kasi yung ano, yung nagbabasa talaga ako ng zodiac sign. Hindi, isa yun sa mga ano, mga compatible. Ah, di ka bagay sa ito movie na to. Bakit compatible ang Libra at Virgo? Ewan ko, yun yung pinapalabas ng Google. So, ibig sabihin, ginugal niya. Talaga kung bagay ginugal sila. Ayan na. Ay. Ginugal po hindi, ni Maris kung compatible. Ginugal mo. Hindi. Sa akin, Flinames mo rin kayo? Yun totoo. Ginugal kayo Virgo tapos lumabas yung mga compatible. Ang pinaka-compatible with Virgo is, no, Capricorn. Capricorn. Yes, mga December to January. Yun, si Marky. Capricorn ka nga ba? Pero January ka. Anyway, guys, invite everyone to watch the movie. Malapit yes na malapit po, na yan. Manood po kayo ng Stars versus Me. Invite niyo yung friends niyo, mga family, mga lovers niyo na manood ng Stars versus Me at saka abangan ang mga nakakilig na mixana ni Manolo Pedrosa. Tama ba ang theme song yan? Yung tanong mo sa bituin? Yes po. Oh, meron na kami yan. And of course, Manolo, sino mga kasama niyo sa movie? Siyempre, kasama po namin si Kirai. Ayun po, abangan niyo po yung Stars vs. Me June 3, directed by Joven Tan. Ayan. We are so happy para sa inyong dalawa. Oy, si Direk nakikinig. Direk, pa-movie ka naman. Ay, Direk, siya, no? I love you. Kahit host lang po ako doon. Oh, behave ako, Direk ka. Sino, Direk? Direk, what? Come on. Direk Joven Tan. Siya po yung gumawa ng song. And siya po yung nag-write ng song at nag-direct. Magaling ayan po yan. Meron diba, Direk? Meron kaming hashtag ngayong gabi bago natin sila palayain, dalawa, Mark. Pasagutin natin sila. Ang hashtag namin ngayong gabi, hashtag matutukang blank. So like, matutukang wag ma-inlove sa katrabaho mo. Kasi hindi to magkukos ng maganda. Or matuto kang mahalin siya, malay mo. May magandang mangyari. Yun yan. Mm-hmm. Or matuto kang maghintay sa tamang panahon. Ano po? Kahit matuto kang blank. Anong entry mo? Matuto kang, kunyari magtutweet ka ngayon, hashtag matuto kang blank. Matuto kang sumagot. Oo, kahit ano, like pwede nyo siyang dugtungan. Matuto kang kung may sasabihin ka kay Manolo, ano dapat niya matutunan? Matuto kang magmahal. Oh!
yun! Joke lang. Ayan na, girl, bawas ang kain ng hobya. Sabi ko. Hindi. Kanina si Nurse, ginugel niya po ang Libra at Virgo. Yeah. Yung Virgo lang yung ginugel ko. Eto, tingnan na. Sabi niya, matuto kang magmahal. Manolo, sagutin mo. Maris, matuto kang... Maris, matuto kang... Sorry, na-excite ako. Tingin ka sa kanya. Maris, matuto kang tumangkad. Basag. Once again, mga kapamilya, Manolo and Maris live sa MOR 101.9 Stars versus me on June 3. Malapit na po yan. Directed by Direct Joven Tan. Marami pa silang ibang kasama dyan. Panoorin nyo po yan. It's now 10:36. Babalik po kami ni Margie. Call us up. Tawag po kayo sa aming MOR hotlines 415-1111 at 924-2684. Babalikan po natin yung caller natin. Sabi ko nga hindi tayo titigil dyan. But right now, eto, pakinggan po natin. Awitin mula kay Maris Racal. Tanong mo sa bituin dito lang sa MOR 101.9. My Uli Radio for life.